Good evening, brothers and sisters in Christ. Welcome to the celebration of the Holy Sacrifice of the Mass. Our parish community requests you to join our fellow parishioners in their thanksgiving for special blessings received from the Lord. They are when you are here on earth, you spend your life loving God in the name of
serving in solitude. Grant we send our sons to meet the changes of this world. May they constantly look to you alone. To our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Thank you.
The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Luke. Glory to you, Lord. Jesus said to his disciples, if one of you knows someone who comes to him in the middle of the night and says to him, friend, let me to the roads, for a friend of mine has come in from a journey and I have nothing to offer him. And he from inside shall reply, leave me alone. The door is shut now and my children and I are in bed. I can get up and to look after humans. I tell you, even though he does not get up and take care of the man because of friendship, he will find himself doing so because of his persistence and give him as much as he needs. So I simply ask and you shall receive, see and you shall find, and it shall be open to you, not and it shall be open to you. For whoever asks you see, whoever seeks, finds. Whoever knocks is admitted. What power of oil will give him his son as name? If he asks for a fish, a hand he must cover. If he asks for an egg, if you with all your sins know how to give your children good things, how much more will the heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Whoever asks, receives. Whoever seeks, finds. Whoever knocks, is admitted. Ito yung hamon ibinibigay sa ating buong kapapa sa araw na ito. Humingi ka ng kaibigan. Sabi may naroon isang trailer ng pelikula. Sabi niya, Panginoon, pathos ka ba? Kasi hindi niya, hindi binibigay. Bahagi mo kung isa na nagkatanong natin. Mga kahilingan. At makikita rin naman natin ang tutusin dito ay hindi naman prepared na lahat ng kahilingan namin ay pagbibigyan. Pero alam ko natin na yung ibibigay sa atin ay Diyos ay dapat ay hindi kapapahaba ng amin. Pero kung sa maliho, na halimbawa ay lahat ng hiningi natin ay pagbibigyan, halimbawa ay ipanalangin namin ng Panginoon, manalo ako sa loto. Kung lahat ng humingi na yun ay pagbibigyan ng Diyos, magkakagulo. O bakit naman pa naman magkakagulo? Siguro sabihin mo ba kayo? People will expect na yung kanyang pananalunan ay malaki. Pero dahil mga kinanalo, ay kakapirap na lang ang makukuha ng bawat isa. Kasi bakit? E pagkahatian, yun naman ang loto. Pinaghatian ng mga nanalo, yung price pack, kung yan ay alimbawa ay 100 million, ay pagkakatiyan niya ng ilan ang nanalo. E kung 100 million, ay 100 million din ang nanalo, ay di 30 piso lang tayo. So, kaya po, bahagi mo, walang tutusin po, no? Ay hindi ganun yung interpretation na lahat ng hingin natin ay ibibigay ng Diyos. Yung hapon ay binibigay sa atin ang pumong kapat, yung humingi tayo. Ang Diyos ay naghahanap ng pagkakataon na ipagkakaroon sa atin. Sa panahon na ikabubuti natin. And sometimes, sabi ko po, naalala ko rin si Miriam na
isa sa mga bahagi ng kanyang buhay, sino namatay yung kanyang anak, nalaman na namin na namatay yung kanyang anak, yung anak ng masinang pakamatay. So, siya'y nagkaroon ng deep conversation with God. Talagang nakapagroon sa mong panalangin na, well, ang pinapanalangin niya ay maaaring magbago ang isip ng Diyos. Kasi gusto niya na maaaring magmamatay yung kanyang anak. Pero may mga pagkakaroon na sa ating mga hinihingi. Hindi ang Diyos ang nagbabago. Magdalit. Sabi niya, ito yung magdaling isip kay Miriam. Halit, siya yung binago ng Diyos. Na hindi pala lahat ng hinihingi mo ay ibigay sa iyo. You will be changed by your prayer. Sabi nga ay, kapag ibinigay ng Diyos yung hinihingi mo, your faith will be deepened. Kapag pinaghintay ka doon sa hinihingi mo, God will give you more patience. So, bagamat hindi ka pa pinagkalooban kung iyong hinihingi, mayroon na ipinigil sa iyo ng Diyos ngayon, yung pagpapasensya. At doon sa araw naman, doon sa hindi ipinigil sa iyo ng Diyos, simply because, sabi nga, you can manage. Kaya mo. Kaya mo na hindi ibigay sa iyo ng Diyos. At isa po yun sa bahagi mo na kung sa aking makikita mo na. Kasi baka mamaya, magkaroon tayo ng misinterpretation. Katulad na mo. Katulad na mo yung sinasabi namin noong doon sa prayer. No? Tinatanong niya ang Diyos. Patas ka ba doon? Kasi nga, yung kanyang hinihiling, hindi ibinibigay. Kasi nga, wrong yung interpretation niya sa biyaya at pinagbahayan ng po ng kapat. Na, kapag pagtingin, ay siguradong ibibigay sa iyo ng Diyos. At kung isa ng mga pinisipan na ibibigay sa iyo ng Diyos ng kaagad-agad. Pero hindi namin nakita na alam na yung ibibigay sa iyo ng Diyos ay hindi mo ikasasama. Hindi mo ikapaparama. Hindi mo ipagkakasala. Kaya bahagi mo ng pagkakaroon ang usap ay makita mo natin yung mas panahon ng pagdilinan. At ito, ito'y nakikita mo natin sa lalim. Sa lalim na natin pagtingin sa ito. Buhay na ito sa daytime na ito. Kahit ako siguro sabihin natin, ako siguro ang aming pagdasa sa Panginoon, sana ay kung iba pa nalangin natin na yung mga mahal natin sa buhay ay mamatay, patulad yung halimbawa ng panalangin ni Miriam ang para sa kanyang anak ng kapatid. Aba, mapupuno ang daigin na ito. Na lahat isa po lang walang mamatay. Pero, yun nga, bahagi mo na namin panalangin dahil lalo sa mga sa mga misakit. Kung minsan sinasabi natin, bakit yung hindi pinapanalangin natin ang misakit ay hindi kumagaling. Pero, bahagi ito ng pagkaunawa natin sa pagtugon nito. Halit, matanggap rin natin yung kalooban ng Diyos. Kung ano man yung kalooban ng Diyos sa buhay natin sa daigdig. Maaari kasi ang kalooban ng Diyos ay maaari kumaling pa tayo. Maaari ang kalooban ng Diyos ay hindi na kumaling yung ating pinapanalangin kung tayo mismo ang masakit. O yung mga mahal natin sa buhay na aming itinulong sa harapan ng pobre.
inisip ng aming kamalaman ay nagpituloy sa atin ng kagalingan. Kagalingan ng alin na makita natin yung halaga ng buhay natin sa dating nito. Na makita po natin ang pupusin po ay higit sa lahat ay magkaroon ng panahon. Kaya sa Pilipe, hindi lang pala nakalim. Ba't ka pa nagdarasan ng dalasa? Isa po ang pupusin ang pinahigil ng kamalim. Hindi ang araw na na-happy din. Itong isa po sa mga biyaya na pinagkaloob kay San Jose na asawa ni Maria at itinuturing na ama ni Jesus. Yung hindi ka na nakatakot mamatay. Sabi, nakakatakot ang mamatay. Sabi niya, yung isipin ko lamang na darating na yung kamatayan ay nakakatakot. Pero when we pray, makita ko natin na ay kung sakali mang hindi natin makita na tayo ay pagagalingin ng Diyos, ay sigurado po physically ay sigurado kung magkaroon tayo ng kagalingan ng aking kaluluwa. At sigurado kung magkaroon tayo ng kagalingan ng aking kaluluwa. At yun po ay napakahalaga na makita po natin sa pag-ilos natin sa dating na ito. Kaya, mas kailangan natin maiguro sa mga kapatid natin ang mga isakit. Yung pagdarasan, kasi sabi na natin, maging sa dating na ito, at kung tayo may doon na pasasapit sa kanila ng Diyos, na huwag po siya, hindi naman tayo patutungo, ay na napaka halaga na ma-realize ng tao. Sabagat, kung minsan po nakita natin sa daydream na ito na yung tao ang mga may sakit, eh, hindi lamang ako problema sa kanyang sakit ng katawan. Ngunit yung alin, yung torture, yung mental torture na alam na ang iniisip niya ay anong mangyayari sa kanya, pamilya, kapag wala na siya. Eh sabi na natin, kapag hindi ka nagdarasal, nangintensify yun. Kung wala kang tiwala sa Diyos, mangintensify yun. Hindi ka mapapanakal. At iniisipin mo na lamang ay yung mga patungkulan na nagawa ko noong panahon ng iyong kalakasan. O mga iniisipin mo ay yung mga karang gumawa sa iyo ng kapahamahan kung bakit ka ikaw ay naghihirap ngayon sa kapatayuan mo. Hindi, anong mangyari sa iyo? You will be. Ang puso mo ay makakaroon ng puso ng abono ng dati at paghihintay mo. Walang patahimikan doon. Walang kapanatagan doon. Kaya, isang panalangin po natin dahil sa mga isakit. Maaaring, alam niyo, sabi na natin, kapag tayo'y magdarasal, hindi, maaaring hindi namin talagang may guro sa tao eh, ha? Ito yung pwede mangyari sa iyo. Pero once, na ang tao ay na-involve sa panalangin. Sigurado, yan ay yung aming panalangin sa atin. Ang aming panalangin ng kahalagahan. Lalo-lalo na po yung ating 7-7. Kasi ito po hindi lamang sa mga isakit. Ito rin po doon sa mga tao nag-aalaga ng mga isakit. Doon sa mga tao ng kanilang mga mahal sa buhay, gumaranas ng karamdaman.
They are also suffering from mental torture. Ang komisyon o, yun yung magiging talaga. Pero sa oras o, napasabi ng magkasal ko. Kasi doon sisimulang nakakusapin ng Diyos ang tao. At ipapaunawa sa akin. Ipapaunawa sa akin. Kaya kahit na sinasabi ko ng ibang yun, na kumagod ka lang at ikaw ay bubuksan, hindi mo maintindihan yan kung you will not involve yourself in the prayer. Kasi doon mo rin malalaman ang Panginoon kung talagang kinakausap mo ang Diyos, sasabihin sa iyo ng Diyos na kung ano talaga hindi ibig sabihin. Kaya nga po doon sa prayer na sinasabi niya na, Lord, patos ka ba? Kung talagang bukal sa kanyang kalimuan na makita yung masalitan, and he will try to listen, siguradong sasagutin siya ng Diyos kung ano yung kahulugan noong kasagutan ng kanyang kakamuan na makas ka. At talagang magandang ang sinabi nito na ang sino mang bumakatog ay bubuksan, ang sino mang humihingi ay bibigyan, ang sino mang naghahanap ay makatatagpo. Only if one is involved in prayer. Kaya't kinakailangan mismo na yung tao ay pumasok sa pananalangin, makipag-usap sa Diyos. Kasi sa oras na hindi niya makakausap ang Diyos, hindi niya maintindihan ang kahulugan na mga salitang ipinanggit natin. Itulog namin ito sa pamagitan na litania kasama ang ating patron sa ating Diyos. Grace of mercy on
Now God takes away the sins of the world. Thank you.
Let us pray. Father in heaven, through this holy anointing, grant us comfort in our suffering. When we are employed, give us patience. Give us courage. When afflicted, give us patience. With the gentle assurance of you. Hope. And when alone, assure us in the support of your holy people. We ask this through Christ our Lord. Amen.